national government. Dahil ito pong Torres ay hindi masyado na di-discuss national dahil po ito ay nasa private na po ang pag-i-issue. Ngayon ang usapan namin ang Registry of Deeds ng Lingayen, si Atty. Rabaso? Rabaso. Oo, si Atty. Rabaso. Tinatanong niya bakit kailangan tanggapin yung transmittal ng mga naka-Torres dito sa Pagkasinan. Isa lang naman ang sarili ko sa kanya. Sir, under Presidential Decree 1529, Section 113, ang lahat ng dokumento ng naka-Torres System Law ay ipapain daw po sa Registry of Deeds. Wala pong kopya itong mother title sa inyo. Hindi niyo na po makikita yan. Dahil, ito na po yung sulat ng DNR na sinasabi ng DNR through Land Registration Authority ang record ng mother title na original certificate title yung 01-4 at yung titulo ng propiedad na ngayon yung tatlong positive malalaki na yan ay tinatawag na Torrens System Law. Napapaliwanag po natin. Eh, nireceive po yung ano nila. Wala pa nga yung kopya nung ano eh, yung pinaka-parang titulo of the thing. Eh, nireceive daw. Ano ibig sabihin? Sabi niya, eh sige, saka na lang kami magtatanong kung may tatanong pa kami. Tapos, tinik doon sa ano, ako naman, gusto ko rin tinecheck sa computer kung anong checkin nila. Okay, sabi ko, eto yung letter ng DNR, checkin nyo. Yung number ng mother title, 779. Pag ito nakita sa loob-loob ko, ibig sabihin, wala pa sa bagong lahi yung mother title. Tama? Eh, hindi nakita. Ay, salamat. Ibig sabihin, tama yung dadadala ko isang bag na dokumento. Tama? Tama, isa-isa natin lalabas ka. Kaya lang, eh, talagang pagka i-start ko ako ng Torrens System Law, ay isang kurso na po ito, isang kurso, 12 modules. Oto, 12 modules. At pagka natapos kayo sa pagtuturo ko, nagiging coordinator na kayo ng bagong lahi. At the same time, may percentage sa sila sa mga nagiging coordinator. At siyempre, ang binibigay namin dokumento naman, ay kung yan nagiging task force, Torrens System Law Person o Coordinator. So, nag-iisok kami ng ID. Kasi talagang wala sa government ito, hindi nyo makikita dahil Section 14 ng 1529 hindi exclusive ang pag-i-issue ng titulo sa national government. Sa Section 14 ng 1529 nakalagay, even the private institution was allowed. So, ano yung sabihin nyo? Pinapayagan siya mag-issue kasi ang pagmamayari ng lupa, hindi administrasyon ang magdideklara kung hindi ang korte. Tama po? Kaya hindi pwede ilagay sa gobernur, sa mayor, sa kapitan, ang pagdidesisyon, sino ang magmamayari? Sino ang magdideside? Walang iba po kundi ang korte. Yan na. O, sige, pag-usapan po muna natin yung ating justice system. Kumayo. Sa Pilipinas po, meron tayong mga korte na kinikilala. Number one, meron po tayong tinatawag na barangay court. Pakikuha na attendance na ito. Baka magkaroon na ayuda, di natin magbibigyan yan. Okay. So, meron po tayong justice system sa government nito at kailangan maliwanag po sa atin yun. Number one, yung kinikilalang barangay court. Ito, yung ating pong barangay court. Kahapon, nandun ako sa Montalban Rizal, Rodriguez. Kaharap ko rin barangay chairman doon. Dahil tinatalong yung dokumento lang. O, naiintindihan naman pag napaliwanag. Okay? Eh, halos yung buong Rizal, yung bundok doon, ay na-meeting ko na
at 140 hectares na ito risko sa 200 members of Congress. Toto ay naman. Kasi, bawat madaanan ng mga nagkukwari doon sa bundok ng Montalba, inaangkin yung kanilang lupa. At sasabihin, na-dokumentuhan na nila, nabili na nila. Kaya ang kawawang farmers, walang gagawin kundi lumayas. Ay, nabili nila pa rin. Walang problema. Pag tripo pa nakausap mo, alam mo, mga dumagat yung nasa Rizal. Iba yung nasa pagkuling Kambales, saka Pampanga, Tarlac, mga Ita, sa Mindoro, ito naman yan, mga yan. Kasi ano rin po tayo, grabe tayo ng tribal customer lawyer ng Dato. Kaya inaaral din namin yung mga tribo. Kaya alam namin, dahil kaya namin inaaral ito, dahil ang bigat ng mga problema ng tribo sa ancestral land, ancestral domain. Kaya, nung matapos namin ito, sa katutak namin tumatawag na tribo sa amin. Kasi kami yung lalabas na defender ng mga IPs. Eh, kaya mo ginawa doon sa Sambales, yung sa Kawag area, yung malapit sa Subic, yung malapit sa Haji. Kasi nukuha rin yun ang private. Nang sabi, ang dideklara yung government, hindi rin nag-i-exist sa mga ita doon. Eh, di lahat ng mga chief dito pinagtakar. At ito, tulungan mo naman kami. Inaalis kami sa aming komunidad. Wala raw kami dito, lupa. Wala, deklarasyon. Kawawa mga ita. Mawawala ng tirahan dahil sa ganung deklarasyon. Diba? Okay. Ano sabi nyo? Eh, sabi namin, wala pa mga Pilipinas, nandito na kami. Tama kayo sa doon. Pero kung kailangan mo doon, papatunayan mo yun. Sino ang legal council ng mga tribo? Kaya papasok kami sa eksena. Kami po ang dependent ng mga itas. Yan, pumunod kami. Yo. Eh, hindi ba kasi mga ano, ayaw mag-depend? Dahil nga, siyempre, may mga dokumento yan bago ka mag-depend. Eh, tinatanong na ba? Sir, magkano ba bayad namin sir? Huwag mo ako itinig sa bayad. Ngayon, wala ko na isang bitis na saging. Ayos na. Basta mahalaga, ma-identify kayo. Kayo ang nauna sa Subic. Kayo ang nauna sa Sambales. At itong ancestral domain na to, o wala, eh, depensa natin to. Ha? Yes! Nakakita pa rin ang pag-asa. Dahil ilalagay lang namin sa koalisyon, wala nang magagawa ang government. Okay? So, pag-usapan natin to. Actually, ito po, akala ko nagbubuntay tayo sa isang classroom. Kaya naganda ako na isang agenda. No? Kasi bago ko sinisimulan yung subject, meron akong mga tatlong tanong na dapat nasasagot din. Bawat isa. Halimbawa sa atin. Ito sa English lang po ha. What do you expect of this center? Ito, Tagalog. Tagalog po. Ano ang inaasahan nyo sa ganitong orientasyon o seminar o sa ganitong pagkabito? Ano ba ang nabanggit center? Diba? O ano ang inaasahan nyo mapakinggan dito sa touring system? Pinasusulat ko yan para mabasa natin mo dito. Okay? Na ina-expect nila. Na-expect ko namin, maintindihan namin ang torrents. Na-expect ko namin na ito ay original at legal na dokumento. Yan! Ang ganyan ba? Pangalawa namin tanong. Baka gusto nyo rin itanong. What knowledge do you understand after you heard the torrent system? Ano raw ang inyo lang nauunawaan nang marinig ninyo ang salitang Torrens System Law. Yan. Ano na po ang naunawaan nyo dyan? Diba? Meron po kayo sagot. Ako na rin sasagot sa tanong ko. Ako na rin sasagot. Okay? Kamaya. And lastly, yung tinatanong ko po bago tayo maraon ng isa. What's your primary goal after learning the Torrens System Law? Yan, ha? So, ano ang iyong buong pangunahing layunin pagkatapos mong marinig ang Torrens System Law? Okay? So, yan po ang kailangan natin
pagtitiwala. Okay? So, siguro, isa-isay natin sagutin niya. Pero lalabas ko na muna yung document natin, ha? Dala-dala ko rin dami. Baka bigla magkabagyuhan. Ma-stay ko rin muna. Library pala yan eh. Daming laman. Meron akong laptop sana kung may PowerPoint presentation sana dito. Para hindi kayo may rapang makinig. Kailan? Mukhang wala pa. No? Matatagal lang kaya. Kasi sabi ko nga, orientation na lang muna. Dahil ito ay 12 module na pag-aaral. Para mapagtiba yung paniniwala ninyo. Na bago pa dumating si Magellan, okay? Ay may nakakasakot na po na private sa ating lupa yung Pilipinas. Tama ko? Hindi yung bago ang sinasabi ni Magellan na siya nakatuklas. Meron na pong naninirahan dito. Ayun po dito ha. Dito, siyang patas. Ano? Yan. Ito muna. Ito po ay decision ng Court of First Instance of Rizal, 7 Judicial District, Branch 28, Pasay City, February 4, 1972, under Judge Agana. Okay? So yung sasabihin ko po, makikita nyo sa Google, lalagay nyo lang BLP Torrent System Law. Yan ha? Google nyo lang, pag may Wi-Fi yun. Hindi nyo makikita kung walang Wi-Fi. Meron data. Pero pag meron data yan, isa nyo lang, at makikita nyo, BLP Torrent System Law. Maski ito, makikita nyo ito. Okay? Ano po nakalagay dito? Ang bansang Pilipinas ay nag-ooperate 4 century pa. 300 to 400 years ago pa, ay nag-ooperate na ang Pilipinas sa pangalan Maharlika. Ayan na. Kaya ka naalala niya si Eddie Ilate. Ang sabi niya, dapat gawin na Maharlika ang Pilipinas. Sinusog naman ito ni President Bulo. Tama? Dapat palitan na ang pangalan ng Pilipinas, gawin na Maharlika. Bakit kayo? Diba? At Maharlika, nagpapangalan na. Sa kanilang mga tribo, puro Maharlika. Gaya ng tribu namin, Maharlika Native Tribe. Manobo. Mga tribu Manobo kami. Okay? Eh, dito po, maliwanag sa sikat ng araw, na aral ni Judge Agana na ang dokumento ng buong Pilipinas ay nasa isang tao na ang pangalan ay si King Luzon Tadyan. Nilagyan ng Talyano dahil siya ay Spanish. Para makilala rin. Okay, so ginawa niya. Okay, isa-isa muna ha. Papakilala natin yan. Dito rin po, nahatulan ni Judge Agana, walang dokumento may present ang Republic of the Philippines. Tapos na ha. Para maliwanag muna ang usapan natin. Kasi kailangan may basis ito. Dahil na i-upload natin itong lahat na naka-video na ito. Okay? Actually, meron na po tayo naka-upload. Di mo na. No? Elohim Torrent System Law. Elohim Channel System Law. Itingin nyo lang doon. Ang rin nagsasalita ko. Iba-ibang lugar. Nasa Garay ako, nasa Bundok. Kasi mga farmers na lumalapit sa amin, tulungan sila. Dahil nila nag-grab yung kanilang mga ikta-iktaan ng lugar. Yung pinakamalaking grupong gamitin ko yung nasa Montalban. 200 members na farmers. Nilalanggabi ng mga nagkukuha yun. Lalo na yung mga nasa political area o site na walang kalaban-laban. Okay? At yung kasi
sunod na malaki kong grupo natin po ay yung nasa North Sagaray Farmers. Ganun din, 26 hectares ang dinadali rin sa kanila. Kaya nung malaman nila ito, nagpunta na sa amin. Eh, ako rin nagturo. Kaya makikita niyo sa bawat YouTube na Elohim Channel ay iba-ibang bundok yun. Yung isa pang namin, kaya parang makikita niyo sa background ko, 4 hectare yun sa may kawayan. Ay, oh, may kawayan yun. May kawayan Bulacan. Doon din sa kabukiran kami nagka-ano, parang ganito eh. Nag-meeting. Dahil kamiting natin yung nanganong balang mawala yung 4 hectare. Sabi ko, sige, pag-usapan natin. Okay? So, tutunin natin po dahil ito magiging basis din ng ating kwento mamaya. Pero ang totoo, banggitin ko lang sa inyo ilang module lang muna, no? Pero sasama rin ko na lang mamaya. Ito, ha? One, yung meron kaming one module para sa pag-aaral ng stories, yung tinatawag na Biblical View of Land Ownership and Stewardship. Yan, meron po kami isang module niya. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalupaan pagdating sa pag-aari o pamamahala? Kasi iba yung pamamahala sa pag-aari na isang nagbibiyari. Tama, magkaiba yun, ha? Yung pangalawa na module namin na tinatalakay sa Torrent System, bro, yung Philippine Land Management before the Conquest o Discovery daw ni Magellan. Yan po, kinag-usapan namin yan. Bakit tinatalakay namin yun? Kasi maano ka maintindihan ninyo na mananakot talaga sila. Hindi nila yung discover ang Pilipinas. Ilalanggap talaga ang Philippines under Maharlika family. So, kaya nasa kasaysayan niya nakasulat. Kaya namin dinidiscuss ito sa Philippine Land Management before the Conquest or Discoveries ni Magellan. Ni hindi nga nakatungtong si Philippines dito tapos tinawag tayo Philippines. Diba? Kaya kawawang mga Pilipino sunod-sunod na lang. Diba? Eh mga tribo tayo. Kaya meron kaming programa, balik tribo, balik Diyos, balik kultura. Kasi yung Maharlika talaga tayo, mga tribo talaga tayo. Sa next week, sa Bulacan ko na Friday, meron kaming IPIS convention. 100 tribes, IPIS, ang magkukumbin para magkaroon ng one virus, one government, independent tribal government. Kasi iba talaga ang ipralo. Pagdating sa IPIS, may kalakaran din sila sa ninyo. Hindi dapat yan nagiging mabaksik ang government sa IPIS. Kailangan may respect dahil sila po na talaga may ari ng ating tinutuntungan. Actually, dapat ang government nga umuupa sa mga tribo. Hindi ba kayo? Para sa Amerika, ang American Native Indian, ngayon, nagpapaalam na ang civil government ng Amerika sa Cherokee. Yan yung pangalan ngayon ng American Native Tribe. Inawag sila ng Cherokee. Dito sa Australia, ganun din. Bago ka magputol ng puno, yung mga aborigines. Right? Aborigines naman. Magpapaalam ka sa tribo. Ganun din sa Maori ng New Zealand. Ganun din sa Canada. At ganun din dapat sa atin. Ngayon, hindi. Pinalalala sa tribo dito sa atin. Tama? Don't highly respected ang mga tribo. Dahil alam nila sila ang naglinaw, sila ang nauna, sila ang mga pamilyang dapat bigyan natin ng pagkain. Kaya, nag-aaral ako ng tribal costume, customary lawyer. Kaya, naging ano po, naging defender ako nyo. Kaya ako na baka gusto ko rin maging tribal lawyer, tatrigger ko kayo. Okay? Kasi ang dami rin tribo dito sa iyo. Okay! Yung pangatlo pong module na ginagamit ng ating Torrent System, no? Ay yung tinatawag na the 17th and 18th century land stewardship under King Luzon Tatyan.
yung 01 passport ay naibigay sa kanya noong 17th century ng British government. Panalakay natin yan. Kaya may isang module yan. Pero dito, sa pasada na lang kasi nasa palatong module pa lang ako, wala pang paliwan. Title pa lang, ano? Gagawin talaga, ano? Pero huwag na tayo magpagabi. Baka di kayong makawin. Okay? Yung 01 passport awarded by British government to King Luzon Tadjian, isang titulo po ito na inaward ng British government sa royal family ng Maharlika na si King Luzon Tadjian, siya ang may anak kay Lapu-Lapu, kay Raja Raja Suleman, si yung mga pamangkin, si Raja Lakantula, Magat-Salamat, Mabun, si Katuna, kaya yun yan. Kaya may government sila, ang Luzon, hawak kayang ni Raja Suleman, yung second to the eldest. Yung Bisaya, hawak ni Lapu-Lapu. Kaya meron dyan badlit yung alpabeto. Sa Luzon, ang alpabeto ay baybay. Okay, pati yung sa Kapampangan, yung tinatawag na kulitan, na sulat. Ito sa Panginoon, meron din kayo dito na sa tribong alpabeto. Kaya inaharap talaga yan. Sa Mindanao, si Sultan Pudarat ang tumao doon sa pamamahala ng dote ng Mindanao. Tapos, yung mga pamangkinari, gaya ni Magat Salamat, nilagyan ng mga province palace niya. Si Raja Humabon, si Ede sa Cebu. So, ano yung sabihin? Ito ay napansin ng British government. Naka-establish ang Maharlika government sa kalupaan niya. Kasi hindi na mamahala ng Raja o Raja o Chepte. Tama? Kaya, nung mamasin niya, kasi siya ganyan to 18th century ito, eh nung dumating sila Magellan, masyadong inabi ang mga Pilipino. Napansin niyo ng British. Kahit na alam nilang may ari ang mga Maharlika, pinakailaman pa rin nila lupain ng family tayo. Kaya para maproteksyon ng British government ito, nilagyan niya ng titulo si King Luzon Tadjian. Ang titulong yun ay tatawagin natin 01 Dasbor. Na ngayon madalas yung maririnig yan. Pero hindi nila alam paano naging null and void yan. Okay? Dito papaliwanag natin. Okay? So, ano po ang nangyari? Ano ibig sabihin ng 01 Dasbor? Isang bansa sa apat na peninsula. Peninsula ng Luzon, Visayas, Mindanao at Palawan. Yan yung ibig sabihin ng 01 Dasbor. Okay? Para naiintindihan niyo po. Kaya, isang OCT yan na bigay ng British government sa Maharlika family. Tandaan mo na yan, isa na yan. Para makita niyo rin yung isa pang OCT bago natin papasok pa yung isang Pilipino OCT. Okay? Yung pangalawang ginamit pa dahil hindi pa lumalaya sa mga Spanish hanggang 1898. Dahil yung pinatay pa nila si Rizal, nasa 1878. Hindi pa lumalaya. May pinailan silang titulo. O si Kirin, natawag ko. Okay? Pero yung 01 Dasbor, ang saklaw po ng 01 Dasbor na bigay ng British government ay from Batanes to Sabah hanggang Spratly. Yung 01 Dasbor. Yan po ang tagandang loob ng British. Kasi nire-respeto nila yung Haring Luzon. Kaya doon pinawa yung Luzon Island. Doon kay King Luzon. Kaya meron tayo Luzon Island. Kaya dami kasi sa ano. Okay? Pero, abang umiiral yung dokumento na nakatago na, itong conquest, yung pananakop ng Spanish, ay meron silang nilabas na OCT rin. Na tinatawag na titulo de propiedad 4136. OCT rin yun. Pero sa kawin naman nun, Batanes to Region 5. To Palawan. So, ibig sabihin, Luzon lang ang saklaw. Pero mabigat na rin yun. Okay? Yung titulo de propiedad. Ano ibig sabihin na? Yung TDP 4136
ay ang tawag diyan ay Spanish title o Spanish crown documents. Bago kang magkaroon ng titulo ng lupa, pupunta ka sa hari o sa gobernador at sasabihin mo, ikaw ang nakatira dyan at ikaw ang nakatoktok dyan o nakatira dyan. At sasabihin ng hari, o sige, pagpupuntaan ko sa isang investigador, itingnan natin kung totoo sinasabi. Pag napatunayan nyo, pipirma ang hari at bibigyan ka ng titulo ng propiedad. Yan, ang tawag doon ay Spanish title. Yan, ha? So, yan yung pang-apat. Hanggang sa dumating na, nung panahon ding iyon, itong Luzon, bago pa nagkaroon ng Treaty of Paris, ay nalagyan din ng dokumento ng pamilyang De Ocampo. Ano, bigat ko to. Pero yung sinakwal din naman nila, yung pareho ng 4136. Okay? Ito naman ginawa ni pamilyang De Ocampo, ay ginawa naman din nila tinatawag na Original Certificate of Title 779. Okay? Yun. Kaya, meron ngayon tatlong OCT gumagalaw sa kabuuan, tama? Kaya, nire-review niyo mga OCT ninyo, saan dinukot yan? May gumamit ng Cervantes po, may gumamit ng Spanish title, di ba? Meron din gumamit ng 779. Tama? Kaya pinapaliwanag ngayon mabuti yun. Ang naging problema naman natin, bago umalis ang mga Amerikano at ang mga Kastila, sa tulong ng Philippine Commission noong 1897, ay tinatag nila ang kasunduan sa Biak na Bato. Ano ang kasunduan sa Biak na Bato? Ang kasunduan sa Biak na Bato, number one, i-re-recognize natin ang practice ng tolling system law na ginagawa na sa Massachusetts. Sa USA, sa Amerika. Pag tinerase mo yung Massachusetts practice ng tolling system law, bababa yun sa South Australia. Na yung tinatawag na tolling system law, Libra Party Act 1858. Ah. So, ano yung sabihin niya? Yung American government, ang pinapractice na tolling system law, ay kinopya doon sa South Australia na ang namumunong hari doon o premier ay si Sir Robert Torrens. Sir Robert Torrens. Isang magaling na kapitan ng barko at nagbibigay ng pagmimari din ng barko through document ng kanyang na shipping lines. Dahil siya naging premier o prime minister mataas sa South Australia. Okay? Tandaan nyo ha? Sinakot tayo ng British government 18th century. Saklaw pa ho ito ng British government under South Australia. Kaya nakita ni Sir Robert Torrens na kakagulo sa pagmimiaari ng lupa. Kaya ginawa niya ang pagsasabatas ng Torrens System Law. Real Property Act 1858. Yan, kailan ko yan. Bravo. Yan, mga batas na lang pinag-uusapan natin, no? Para makita nyo isa-isang papasok nyo din yan, okay? At yung kasaysayan na binabanggit ko, walang first century, dinitali namin dito, hanggang sa British government, hanggang ngayon, 1972 ng civil government. Kasi ginagamit namin sa court of law para patunayan na yung mother title niya ay nalipat. Okay? Kaya pag-asama natin. Bali, nasa number 5 ako ng module. No? Na-establish po ni Sir Robert Torrens ang Torrens System Law 1858 pa. Ulitin natin. Ang American government, sinakop tayo. Nung sumuko na ang mga Kastila, nagkaroon na tinatawag na Treaty of Paris. O ang tawag yan ay Secession Treaty. At yung secession treaty na yan, pinagkasunduan ng bayaran ng Kastila sa Amerikano. At ang Amerikano,
ilang kalupaan pa ng maharlika ay sinakop din. Kinuha nila. Kinuha nila yung Hawaii at yung maliliit na island ng Pacific. Kasama yung Guam. Kasama rin yung Oceanic Island. Sakop din ng maharlika yung Siruan das Cruz. Sakop din. Hanggang Puerto Rico, Cuba, Cuba. Sakop din yun ng maharlika title. Yung Siruan das Cruz. Sakop din. Pero pagdating ng 1898, nakasundo ang tatlong gobyerno. Ang Amerika, ang Kastila, at ang Philippine Commission. Philippine Commission pa dahil wala pa Republic of the Philippines. Ha? Si Pedro Patento pala na kausap nila. Kaya Philippine Commission, ang tawag mo, nagkasundo. At napakasunduan sa Biak na Bato. Siyan ba yung Biak na Bato? Sabigay, yung Biak na Bato do. Bulacan. Sa Bulacan? Oo, sa Bulacan yan. Yung pinapractice na torrent system law ng South Australia na naging batas ni Sir Robert Torrens ay pinapractice nila sa Massachusetts, USA, sa Amerika, ay siya rin ginawang batas dito sa Pilipinas. Ayan. Ang pakita ko lang sa dali. Yan. Ito yung ginawa nilang batas, 496, ganito ang mapan. Ginawa namin ito. Kaya mag-alala. Sa Google lang nagawa ito. Sa Amerika kasi. 496, nilagay nila dyan. Sa Act 496, ito ang naging batayan ng batas sa pag-registro ng lupa sa Pilipinas. Na kung iintindi natin, ito ay kopya-kopya ng Torrens System Law sa Amerika at sa South Australia. Tama? At ang hindi alam ng edad eh, siya ang bida dito. Okay, papasa ito. An act to provide for the adjudication and the dispersion of titles to lands in the Philippine Island by authority of the United States be it enacted by the Philippine Commission. The short title of this act shall be the Land Registration Act. Ito yung LRA. Ha? Act 496. Ano sabi ng Act 496? Ito sabi niya. The proceedings upon such application shall be proceedings in rem. Ano ibig sabihin? Sa pag-release ng lupa, dadaan na lahat sa proceedings. Walang basta na lang ililipat yung lupa at siya na may-ari. Walang ganun. Torrens System Law means dadaan sa court proceedings ang pagmimili-ari ng lupa. Kakaintindihan na po tayo. Okay. Ano sabi niya? Against the land and the buildings and improvement thereon, and the decrees shall operate directly on the land. Yung, maliwanag to. Anong sabi ng Act 496? Pambalinaw na ang proceedings na ikaw talaga. Diba, si kapatid, anong pangalan? Anthony po. Anthony, si kapatid Anthony. Dumaan yung pagmamayari niya ng lupa sa korte. Malinaw na rin sa korte siya talaga mayari ng lupa niya. Ako bilang judge, lalagyan ko na ng decree. Ayon sa 4 Act 96, lahat na may established na lupa ay lalagyan ng decree. Tama? Kaya lalagyan kita ng decree. Kaya ngayon, yung binabanggit ko pong tatlong OCT, ay ito na po yung decree. Ito na. Ayan. Ito naman tayo maglilinaw. In-establish ng tatlong gobyerno na napatunayan sa buong batas ng Amerika, ng Kastila, at ng Philippine Commission. Okay? Ano, matay na? No. Wala na. Ayan, na. No. Malakas naman ang boses. Sa Decree 10139 po, number one, malinaw na sinasaad dito, sabi niya, ay nagkakasundo na.
Ano yan? One! This provision will be called Torrent System Law. Ano yan? Torrent System Law shall recognize or should be recognized and confirm. Ano yan? Recognize and confirm ang dapat na Torrent System Law. So, papaliwanag ko muna sa inyo. Itong decree ito ay nasa Office of the President. Ayan. Office of the President, January 06, 1999. Ha? Nasa opisina po nila to. Yung biyak na ba to ay nadesisyonan November 18, 1897. Yung kasunduan doon. Na ang pagmimayari ng lupa, idadaan sa Torrent System Law. Ano yung pagsasabihin ngayon? Ayon din sa decree ito, pinag-isa nila, dito, yung zero man transport daw ay inanal and void na nila. Yung binigay ng British government na OCT kay King Lusang Tadyan ay inanal and void na natin yan. Pati yung pinagamit ng Kastila Spanish title, inanal and void na natin yan. Okay? Anong ginawa ng decree na to? Babasahin po natin yung ginawa nila. The Spanish Royal Decree number 01-4 and Titulo de Propiedad numero 4136 was transferred to Don Domingo de Ocampo, yung OCT 779. Okay? Pero ano yung magiging sabihin niya doon? Yung kay de Ocampo rin, kakainin din ng isang salita. Anong isang salita? Under the operation of Torrent System Law. So, ano ibig sabihin natin ngayon? Kahit yung OCT 779, hindi ko na kailangang marinig sa inyo pag sinabi nyo kayo'y nakarehistro ng lupa at kayo ay nakatitulo na. Ano marinig ko sa'yo, Brother Anthony? Pag sinabi mo, yung lupa ko, nakarehistro na rin. Titulo. O ano? Nasabi mo ba sa akin, gumamit ka ng OCT o gumamit ka ng Torrent System? Torrent System. Yes. Dahil under decree 10139, ito dapat ang makikita sa titulo ng lupa ninyo. Tama? Bakit? 10139, Torrents. Dahil decision ito ng huwes o ng judge. Sinong judge? Agana. Hindi, iba pa to. Ah. Ito, decree kasi. Ang nag-decree nito ay si Altaba. Ah. Ito, Altaba. Ayan, oh. Approved by Honorable Enrique Altaba. Yung decree na to. Anong sinasabi niya? Bibigyan natin din. No, para maintindihan natin. Wala na kayong tatawagin OCT. Dahil na-decreean ng tatlong gobyerno, Amerika, Spanish, Philippine Commission, kinikilala natin yung practice ng South Australia na Torrent System Law. Ginawa natin sa Massachusetts, USA. Binaba natin sa Pilipinas. So, ang ibig sabihin, yeah, wala na tayong OCT. Isang salita lang ang magpapatunay na ikaw ang may-ari ng lupa mo pag narinig yung salitang naka-Torrent System Law na ang aking property. Maliwanag ba? Ewan ko kung maliwanag sa atin yun. Oo, maliwanag. So, gumagamit tayo ng batas na hindi naman pwede kwentuhan sa judge. Tama? Kaya nga, siyang katutak ang dala kong libro dahil hindi nyo rin ako papaniwala kung magdadadaldal lang ako dito. Lalo, wala akong mainom na tubig. Okay. Okay. Nilinawin pa natin ulit. Ha? Maganda sa decree nito, dinitin pati technical description. Alinilabin po natin, ha? Ayan, nagugulat yung iba. Bakit naman wala na akong marinig na OCT 779? Bakit wala na akong marinig dapat na 01-4? Bakit wala na akong marinig na Spanish title? Dahil nga yung degree na yan ay gustong linawin na lamang ng American government, Spanish government, masyadong mahaba kwento ng pag-re-risk ng lupa. Basta dumaan na sa Torrent System, dumaan na sa korte ang pagmimiyari ng inyong lupa.
Sa tingin niyo ba, yung sino ang dashboard na dinesisyonan ng British government ay dumaan ba sa British government court? Dumaan. Dumaan? Tama? Yan. Sa palagay niyo ba, yung titulo de propiedad ng Spanish government ay dumaan ba sa korte ng Spanish government? Oo. Dumaan. Itong OCT 779 ni De Ocampo. Okay. Si De Ocampo po ay galing kay ito po yan. Si Jose De Ocampo clan. Si Jose De Ocampo ang pinakalolo. Naging governor ng Malolos, Bulacan. Okay? Eh, mayayaman po ito. Kaya nga Don Ocampo. Yeah, yeah. Jose de Ocampo. Naging anak si Domingo de Ocampo. Si Domingo de Ocampo, siyang nailagay sa Decree 10139 na dokumento. At bago mamatay si Domingo de Ocampo, ay nailipat naman sa kanyang anak na si Guillermo de Ocampo. Yung mother title na OCT 779. Bakit mahalaga po yung mother title na 779? Ito po kasi, nung una, makikita pa itong record na to sa DNR. Na, ayan, ayan. Ito, ito. Pagka kayo ay, hey, tama yung sagot ng abogado dyan. Wala na sa amin ang record ng 779. Tama yan. Ito, Republic of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources. Ito ay pangalawang sulat na pinababatid sa lahat ng government agency. Ayaw naman basahin yung memo na ito. Okay? Ayaw basahin eh. Okay? Na mula sa Director ng Land Management Bureau, Plaza Cervantes, Binondo, Manila. Mula sa opisina ng sekretaryo ng DNR. Subject, original certificate of title number 779. Oh. Ano yung sabihin? Nakalagak ito sa DNR. Nung panahon ay hindi pa ito nabibili. Okay? Reference code number 292859. Oh. May reference code para madaling makita yung dokumento na 779. Date, January 23, 2004. Ito yung pangalawang sulat. Yung una ay to the Director of Land or Land Registration Authority Title Division in Office, August 19, 2003. Anong sinasal? Sinesertify ko lang. This is to certify that as per records of this office, transfer certificate of title number OCT 779 at yung technical description niya Roman numeral 2-4509 na naka-decree number 10139. Okay? In the name of Guillermo de Ocampo, ito yung anak ni Domingo de Ocampo na naging anak ni Don Jose de Ocampo. Ayan na? Kasi, alam nyo na, ang mother title ay hawak-hawak ng DNR. Alam pa sabi niya, was transferred to Bagong Lahing Filipino Foundation at owned by Mr. Alvin Alvincen Almirante Versalles. Yes, ito. Nabili na raw ng Bagong Lahing at ito ay pag-aari pa ng isang doktor na si Alvin Versalles. Kasi alam mo, malino na yun. 2003 yun. Sabi niya, issue, this certification is issued upon request of Land Registration Authority Office for examination of document for titling purpose. Yan ha. Parang napasok din ninyo, anong dokumento hawak ng Bagong Lahing? Suwin nyo lang. Yan. Ayan, inuwi na naman kasi eh. Makukulit eh. Ayaw maniwala na sa Bagong Lahing yung mother title. Inulit na naman. O kaya sabi naman dito, respectfully referred herewith for appropriate action.
is the letter of Mr. Anthony Martin regarding original certificate of Titan number 779 covered by original survey plan 2-4509. Relative thereto, certain Mr. Manuel Landicho, that is signer of the office, issue a certification addressed to the director, land registration title, division of the land registration authority, dated 19 August 2003, stating that, per record of that office, the said title was transferred to Bagong Land Foundation, na pag-aari ni Alvin Versailles. In this regard, please reply directly to Mr. Martin. Alin siya, didn't happen to see Mr. Martin. Talaga ba kung bagong lahi na may ari ng mother title na yan? Yan, tinatanggol. Diba? Yan. Yan po ang mabigat na issue ngayon sa amin. Hindi mapaniwalaan na napunta sa bagong lahi yung torrent system. Okay? Ano naman ang patuloy na ang bagong lahi ni Arigan? Nagkaroon po si Guillermo de Ocampo na tinatawag na General ito. General Power of Attorney para pamahalaan ang kanyang mother title na ginawa ng administrator si ayan, si Guillermo de Ocampo, may firma yan. Diba? Ayan, para makita nyo yung firma nung matinding nagpakitulo ng buong Pilipinas. At ginawa ng administrator, judicial oversight administrator, si Charlie Carabana. Ayan, firma ito. Kasi matandaan siya. Okay? Ayan. Pagdating dyan ay si Guillermo de Ocampo ay binenta na si Charlie Carabana at ito po ko nila yung dokumento ng binihan naman para maintindihan natin. Okay? Ito pong mother title ay nabili naman na hawak ni Guillermo de Ocampo ay napunta po kay Carabana. Yan ha. Para maintindihan po natin. Ito ang mga bilihan naman ang pag-uusapan natin. Kasi hindi naman ito nilalabas sa basta-basta dahil pagka nasa proceeding lang kami ng court, kaya namin nilalabas. Ito po ha, mga patunay na communication ng DETA, LRA, para masabi namin na legit ang mother title ay sa bagong lahi kong napagpag. Ang patunay po niyan yung absolute deed of sale na nabili po muna si Carabana muna bumili. Yan. Ito muna. Si yung administrator niya, si Carabana, yung mabili niya yan, binenta naman sa bagong lahi Pilipinas. Na ang halaga niyan ay 475,000. Yung dokumento. Kano kamahal yung dokumento? Kasi nga, na nakita rin ng bagong lahi, hindi lang sinaklaw ang OCT 779 ni De Ocampo, kundi sinaklaw din yung OCT 01-4 at 4136 ng British and Spanish na isang degree na lang tinawag. Eh, nasama sa degree na yung 779. Ha? Kaya yung degree 10139 ay torrent system. Kaya yung entire document ngayon ng 01-4 at 4136 at 779 nandito po sa bagong lahi. Eh, tanong mo nga para tama-tama naman nakausap ko yung attorney nyo dito sa LRA. Naka-register ba sabi niya itatransmit nyo na yan? Eh, malam ako. Kasi, sa section 14 po ng batas, 1529, ito naman, itong batas na to,
ay sinusugang ang dalawang piling presidential decree. One ay ito. Presidential decree 892. Under sa presidential decree 892, 1976, discontinuance of the Spanish mortgage system of registration. Hindi na raw matutuloy ang magre-registro pa ng mga Kastilang titulo. Bawal na po. And the use of Spanish title as evidence in land registration. Bawal na po. Kung may makita kayo Spanish title na ginagamit pa rin. At nung nagagamit pa rin ang LRA niyo dyan sa DGA, may malaki po siyang problema. Dahil itong presidential 892, binabawal na po ang pag-i-issue na gamit ang Spanish title. Ano? Tutubuti ng Spanish title yung 4136 na OSIN. Ang sabi nito ay not in good na yan. Firmado yan. Sabi niya, sabi niya niya, yan, oh, si Ferdinand Marcos pa. Oh. Now therefore, I, Ferdinand Marcos, President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me, Section 1. The system of registration under the Spanish mortgage law is discontinued and all lands recorded under said system which are not yet covered by torrent title shall be considered as unregistered lands. Oh, ayan, maliwanag. Anong sabi ng PD? Lahat na nakatitulo ng Kastila. Ayon dito sa PD niya. Bibigyan muna namin kayo ng 6 na buwan. Ipasok nila yan sa torrent system no. Binigyan naman ng 6 na buwan. Eh, inissue siya ng February. So, February, March, April, May, June, July, August. May 6 na buwan ka, yung hawak mo ng Spanish title, lagay mo na sa torrent system. Okay, para matibay ka dito. Pero pagkatapos niya, hindi mo na ilagay sa torrent ang tawag niya sa batas. Hindi ka nakarehistro. O consider ka unregistered land. Maliwanag siguro yun? Maliwanag ba yun? Yes, sir. Maliwanag. Tama? Kaya kung ang buong bibig nung una pong panahon, mula 1897, torrent system mo. Yung decree, torrent system mo. Presidential decree, torrent system mo. Bakit kaya natin maging buong bibig ito? Pagdating sa land registration, sa torrent. Tawag tayo. Ito rin ay sinusugan ng isa pang batas para mapag-divide. Ito yung sinasabi namin. Ito naman yung ginagamit na basis. No? Yung isa pang batas na tinatawag na Presidential Decree 1529. Sasummary ko na lang yun. Doon sa Section 113, Presidential Decree 1529. Una, sabi niya, para mapalakas natin ang torrent system, sabi niya, maglagay pa tayo ng isang Presidential Decree. Malakas na nga yung 892. Inanggal lahat yung Spanish title. Ilagay pa natin ng isang Presidential Decree under yan ni Ferdinand Marcos. Sabi niya, sige. Sa Section 113, nakasaad doon na siya laging nakakadibati ko sa mga LRA ito. Kasi pag tinatranspit namin, ayaw tanggapin. There. Kaya po kayo nagkatrabaho dahil sa Presidential Decree 1529. Igopod ko po sa inyo. Ano yung sabi niya? Yan ay batas ng Property Decree Registration. Lahat doon ang nakadecree na pag-aari ng lupa ay sa inyo po ilalagay. Na dapat malinaw ang po. Pero siya dapat linpasahin yung mabuti na kalagay sa batas ng 1113. Sabi doon, lahat daw ng night torrent system law ay ilalagay at ire-record sa Registry of Deeds. Siya, malinaw ang batas. Torrent system law lang ire-record ninyo sa ilalagay. Wala ko kayo dapat i-re-record dyan, Spanish title, administrative title. Section 113. Kaya yung kanina, pinare-resip na. Bumilis. Nung tinanong ko yan, pare-resip nyo nga ito. Bumilis din. Wala pa nga yung top sheet ng torrent system mo. Nung tinanong ko yun, nakarap pa rin.
parang natarantarin yung ako dito sa bags. Nung kinote ko na yun, sir, baka nalang ko nalilimutan yung trabaho nyo. Hindi ko kayo ahahatol kung totoo itong tinatransmit. O hindi. Ang sinasabi lang po sa batas, lahat na nakatores ng dokumento ay ilalagak sa inyo. Eh, sabi niya, eh, kaya hindi naman public issue yan. Yan ay private issue. Yun ang problema pa natin siya. Nalimutan niyo yung sinasabi ng Supreme Court. Section 14 ng 1529, kukot ko naman din sa inyo, pinapayagan ang government mag-issue niyan under sa kanilang compromise agreement. Kung ano lang ang binigay ng lote sa Republic of the Philippines, ay yun ang pwede niya issuehan. Pero sa tingin niyo Section 14, apat na sentence yan. Yung 2, 3, 4, yung private institution ay pinapayagan din mag-issue ng document of ownership. At kami po ang private bagong dahing kahala ko kayo, pag hindi niya tinanggap yan, may decision na ako sa Supreme Court yan. Kaya disipit na ako yan. At sabi nyo yung taga-sambalit, ay, huwag nang itanong yung tanong dito, ha? Atada ako nitong bata ito. Okay? Ano pa ang pinapunto natin, mga kapatid? Yan, sasama rin ako. Mabilis, ha? Hindi, meron pa ako dito sa module, papagkit, eh. Okay? Yan. Yan. Ito po. Dito po sa decision na to. Sabi ni President Makapaga nung panahon na yun, bago mag-decision si Enrique Agan. Kasi, nasuri na ni Judge Agan, walang dokumento ang Republic of the Philippines. Naku, walang dokumento to. Ang dokumento nandoon sa family ng Maharlika. Ay hawak na Maharlika family. Ay sa ganun salita, matatalo yung administration ni Makapaga. Matatalo! Okay, anong ginawa? Pinapunta agad ang Solicitor General kay Agana, kay Judge Agana. Judge Agana, sabi po ni Fresh, baka pwede naman magkaroon tayo ng decision with compromise agreement. Ano compromise agreement? Para maintindihan nyo sa batas na to. Yung kung ginagamit na ng pamahalaan sa paglilingkod sa mga Pilipino, eh pwede po, amin na lang, huwag na lang po galing. Yan. Ano ibig sabihin? Yung campo, yung munisipyo, yung plaza, cementerio, hospital, na ginagamit ang lupa ng mahal din, ay nire-request ni Makapaga na i-award na lang through compromise and people. Yan. Pumayag naman ang family ng Maharlika. Provided lang sasabihin ng government kaan sa Maharlika ang ginagamit ng lupa. Kailangan mo nyo ba kayo? Ano? Yung! Ang nangyari na yan. Kaya, dumating 1965, si President Marcos Cardona, sinusog niya rin ito, sinabi niya, si 1972 ito eh. Pumasok na, 1965, nagsinusog si Cardona, di ba? Hanggang pumasok na siya ito. Ano sabi ni President Marcos? Tama yan! Sundin natin ang sinabi ni Judge Sagan. Walang pag-aari ang Pilipinas, papasok lang tayo sa decision with compromise agreement. So, ano ang significance nito pagdating sa court? Kasi may siya nagtatalo-talo ang gayapang nagtutuon sa Lare, Sturgis, nasa Dena, ninyayapang nila ang pag-aari daw ng Pilipinas under sa constitution natin yung eminent domain. O pag-usapan natin yung eminent domain para maintindihan nyo. Ang eminent domain ay ginagamit ng government under regalia doctrine. Ano ba yung regalia doctrine? Kung sino ang hari, siya ang may-ari ng kalupahan. Kaya nilagay nila yung eminent domain sa constitution. Pag sinabi rin eminent domain, lahat ng public land, pag-aari ng government.
ganyan katisip ang 1987 Constitution. Eh, kailan ba yung na-desisyon ng 1972? Kailan ba yung Constitution sa Pilipinas? Na may remaining doon eh. 1987. Kaya ba kaya? Ibig ba sabihin? Nawala ka sa isa yung desisyon ni Judge Sagana? Na walang pag-aari ang Pilipinas? At pumasok lamang kayo sa